At Nakamoto. Oh, 'di ba? Hindi nga tayo nagkamali. Oh, alam niyo na nangyari. Oh, itong si Lenny, sabi sa GMA News, Robredo says Marcos is behind smear campaign against her daughter Aika. Wala namang iba. 'Di ba? Sabi ni Lenny, oo naman kasi ginagawa na niya sa akin yan noong 2016. Consistently ginagawa yan sa akin nung nag-pick up yung numbers ko noong 2016 election. Noong hindi pa nag-pick up yung numbers ko. Hindi naman, tangina, napaka-redundant talaga. Hindi naman ako pinansin na nag-pick up. Pick up. Puro pick up, ulitin ko ha. Oo naman kasi ginagawa na niya sa akin yan noong 2016. Consistently, ginagawa yan sa akin nung nag-pick up yung numbers ko noong 2016 election. Nung hindi pa nag-pick up yung numbers ko, hindi naman ako pinapansin nung nag-pick up. Nasa receiving end na ako na, ayun ha, napaka-redundant. Tanga. Lutang. Oh. Nag-istatlong beses. Receiving end na ako ng lahat ng kasinungalingan. Prangkahin na nga natin to. VP Lenny, yun totoo, pa-victim ka? Ha? Bakit nyo naman kasi inaalay yung anak nyo? Eh, pagka talagang desperado na, alam nyo, pinag-uusapan naman talaga kayo. Hindi natin maikakaila. Yung kaya lang yung pag-uusap sa inyo kasi, eh, hindi naman kayo mabenta bilang kandidato talaga. Mabenta kayo bilang kinakatawanan. Ang daming pick up, sabi ni Richie Malayan. Ano nga, queen of redundancy, paulit-ulit. Ang daming achievement, ang daming achuchuchu. Kesyo daw ganito daw ang degree. May ganyan bang degree na paulit-ulit? Mas matalino pa yung tambay na nakakausap ko eh. Diba? O yan, shoutout from La Union, si Angelito Fontanilla Ramos. Eto lang Kamoto, yung alleged na, allegedly ha, okay, na fake daw. Kung fake yun, bakit nila pinapatulan? Sige nga, kung fake yun, bakit nila pinapatulan? At bakit nauna pa yung in denial, yung denial nila pala, bago lumabas yung link ng video? Hanggang ngayon, hindi ko nga alam kung saan ko hahanapin yung link. Ang daming humihingi sa akin eh. Ayun, sasabihin ko naman dun sa mga followers natin, wala ho akong link. Hindi ko ho alam kung ano yung link na yan. At to be honest, hindi ko ho papanoorin. Ha? Hindi ko papanoorin ang video ni Aika Robredo kung yan ay totoo man. Dahil unang-una, hindi ho ako nanonood ng pangit. Kung ako ho ay manonood ng mga ganyang scandal, sisiguraduhin ko na maganda na. Diba? Sa scandal na nga lang magkakaroon ng maganda, pangit pa yung titignan mo. Oh. Sige nga, ano to? Manonood ka ng iskandal, lalaki sa lalaki. Ha? Ipinagkakamalan na nga akong Becky. Tapos gusto nyo manood pa ako ng scandal ni Aika Robredo, ito lalaki sa lalaki. Diba? Kung manonood man ako, sisiguraduhin ko may dibdib. Hindi yung puro likod, kung anong likod, yun yung harap. Punyeta. Sobrang pa-victim. Ngayon, kasalanan ba? Ang tanong ko, kasalanan ba ng publiko na panoorin o hanapin yun, dahil nagpapaputok sila ng issue. Talagang salbahe yung gumawa niyan. Isipin mo ha, yung nagpapakalat niya, supporter o hindi supporter. O nagpapakalat niya, syempre, kasiraan naman talaga yan. Pero, dito ka magtataka. Ang sinasabi nila, totoo yung video. Hindi totoo pala ang video. Pero, nasaan yung link? Dapat yan, ang bilis niya, nandyan eh. Wala. Diba? Ibig sabihin, sila ang nagpapatotoo ng video. Kasi bakit? Hindi pala totoo eh. Bakit mapapatulad? Bakit ka mag-aaksaya? Sino manonood? Ha? Pangit ka, papanoorin ka? Nagsisets video ka? Ay, lintik. Sabi ni Sir Cruz, yan ang scandal na walang nakakita, sila lang yata. Ganun lang talaga, kasimple. Ngayon, di gagawin yan. Ang dami magre-react, diba? Sa comment, kami mga vlogger. Magre-react kami kasi nahanap pa namin yung video eh. Kasi nanghihingi sa amin eh. Pero sino ba naman sila para panoorin? Tanong ko, maganda ba VP Lenny yung anak mong sa Aida Robredo? Aika Robredo? Maganda ba yan? Maganda.
Pakisagot nyo ako. Ayun ang tatanungin ko. Tapos ngayon, sinisisi nyo kay Bongbong. Bakit? Si Bongbong Marcos lang ba ang kalaban nyo? O bakit hindi nyo maisisik sa ibang kandidato? Eh, bakit si Lenny nagsasalita agad ng tapos? O, kay Bongbong isinisisi. O, aminin na natin, may mga supporter. O, may mga ibang kandidato pa dyan. Mahina nga ang ulo ni Lenny. O, hindi dapat pala siyang sampahan ng kasong cyber libel. Kasi bakit? Hindi naman napatunayan bakit isisisi kay Bongbong. Ah, di ba? Grabe ang abala ni BBM. Ano, grabe ang abala ni BBM. Abala ni BBM sa Cebu. Ambang ano na, nandiyan na ba siya? Ano? Nagbigay na ba ng tulong si Sir Bongbong? Daanan ng aeroplano dito sa amin. Wala lang, favorite ko lang. Pangit nga si Aika nagdodroga. Uy, grabe ka naman, Win. Wala ka. Pero di ba, isipin nyo na lang yon. Isipin nyo na lang yon. Sila yung gumagawa ng issue. Ngayon, pag pinansin sila ng mga tao, sila yung nagmumukhang pa-victim. O, di ba? Yan na lang ang tanong ko. Kasalanan ba ng publiko na papanoorin nila ang video ni Aika? Kung may mahanap sila, ha? Kasi ako, wala akong mahanap, eh. Kahit sinong mga, ano ko, source ko, walang maibigay sa akin, eh. Para mapatunayan natin kung siya nga talaga yung legit yun, eh. Tsaka FYI, hindi ako nanonood ng ano, ng mga pangit. Nanonood ako ng mga ganyan kung magaganda. Hindi ko i-deny yan. May GC ako, dapat updated yun. Eh, wala lang, eh. Baka mag-left the group lahat. Tama ka mo, to hindi lang naman si BBM ang katunggali nila sa presidential candidate. At saka kahit hindi presidential candidate yun. Eh, bakit isinisisi kayo ni Lenny, oh? Pero eto, believe din ako kay Bongbong, kahit na anong iba to sa kanya at anong paninira, hindi na siya nag-backfire. Wala siyang kailangan na balikan sa mga to. Kasi hindi naman napapatunayan hanggang ngayon, eh. So, eto mga ano to, puro mga kuro-kuro lang to. Mga paawa effect lang to. Ito nga yung sinasabi ko, eh. Ang ano dito, ang hit dito, noon inaalay ang mga asawa, pinagpapatay ang asawa, tapos tatakbo bilang presidente. Ngayon naman, pati anak, idadamay pa. O, di ba, nag-post naman dyan si, ano, si, sino ba yung mukhang Shrek? Yung mukhang Ogar na vlogger nila? O, di ba, siya unang-una, nauna pa yung dinanay na nila, tapos bago ilabas yung link na hanggang ngayon, wala naman link. O, eh, kaya hindi kayo talagang maalis sa isip namin na tawagin ka kang pangit, eh. Kasi una, di ba, ang pangit mo na physically, ang pangit pa ng ugali mo. O, ano na lang ang maganda doon? Habang sinisex video ka, tatakpan na lang yung mukha mo? Ng dyaryo, ng ibang babae, ng ibang mukha? Ba? Wala kang libog na makikita doon, eh. O, yun, sabi ni, ano, si Jober, sabi ni Arthur. Eh, ito pa matindi. Yung post ni Ruway Naguanson, meron akong nakita, eh, napadaan sa newsfeed ko, eh. Asan daw ang sex video niya, pakilabas? Ano ko, si Delima? Ito, itong mga nagpapapansin na to, kung ako sa inyo, di ba, i-shoot nyo na yung video nyo para meron na kayong mapatunayan na meron at huwag kayong mag-alala. Di ba, mapanood man ng iba yon pero hindi naman kami malilibugan doon. Ba't ka naman malilibugan? O, nag-sex video, tas parehas mo kang lalaki. Kasi sana ka pang Miss Universe, eh. Ang problema, hindi, eh. Mukhang parehas lalaki. O, yan ang nakikita ko, ha. Tignan mo pa lang yung anak, eh. O, tignan mo pa lang, eh. Swerte naman siguro yung makakakuha ng ano, ng maganda-gandang lalaki, mga katulad namin. Ay, sorry na. Hindi ako papatol sa ano. Diba? Okay nang pangit ka kung maganda ugali mo, diba? Eh, kaya lang pangit ka na pangit pa ugali mo. O, sinong gaganahan? Si Risa Loveless, si Shrek, ang nag-post ata. Mukhang naman Shrek, eh, no? Sasabihin na naman nila, cyberbullying nyo ako. Pero sila, ang lakas nila makabanat, no? Pero pag sila ang binalikan, napitikan, iyak. Tawag sa ano, abogado. Shoutout naman dyan kay Jim, ano to? Jim R. Mariano, ayan. Galdones Tolentino, Rose Ann, ayan. Kay Rainier Sultan, she forgot the presumption of innocence until proven guilty. Yan ang sinasabi ko. Tama yan. Sabi ni Rainier, she forgot the presumption of an innocence until proven guilty. Abogado yung si Lenny, di ba?
Oh, abogada si Lenny. Pero tignan mo, ang linaw-linaw. Siya ang sinisisi niya si Bongbong. Ah, di ba? Tama ka dyan, Rainier. Buti na paalala mo sa akin yan. Abogada yan, ha? O, ngayon, yung abogada nyo. O, ano? Talino? Walang abogada matalino. Hindi, ang abogada at ang abogado, hindi yan magsasalita agad ng tapos until mapatunayan sa korte na meron nga talagang pagkakasala yung taong dinadawit nila. Ha, diba? Kaya nga, suspect pa lang eh. Kung tutuusin eh, dapat suspect eh. Sa kanila, assumption eh. Kaya nga, suspect, yung Tagalog, pinagsususpechahan. Hindi lahat ng suspect ay kriminal. Pinagsususpechahan pa lang. Lagi na lang silang benta. Ay, mabenta naman talaga sila, Lenny. Pero, hindi sila mabenta bilang dapat iboto ng mga tao. Ang benta nila ay pinagtatawanan sila. Which is, ang akala siguro ng kampo ni BP Lenny o ng tanga-tanga niyang campaign manager, na kapag ginawa niya ng issue, si BP Lenny ng ganito, ay iboboto siya ng tao. Dapat manalo si Lenny. Hindi ganon. Hindi naman tanga mga Pilipino eh. Diba? Akala nila tanga mga Pilipino. Diyos ko, gagawa na lang kayo. Ano to? Nung matapos sabihin ni Senator Pink Lacson na si Kiko eh ilalaglag ng mga Pinklawan. Oh, bakit biglang naglabas ng issue na to? Para ano? Para ma-divert. Eh kaya lang hindi. Worst of worst is mas ginagawa niyong katatawanan yung nangyayari sa inyo. Mas ipinapamukha niyo sa mga Pilipino ngayon na okay. Diba, pansinin niyo ha, hindi naman nilalabas sa mainstream media na to eh. Ang ilalabas ng mainstream media, puro dapat kaawaan siya, siya yung ibinibida, puro kasiraan ng ibang kandidato. O yun. Ay, buti talaga may Facebook. Yan, shout out kay Empoy Palaboy na laging nakaantabay sa kada live at post natin. Yan. Ayaw mo ko lang kung may top 1 badge ka na, hindi ko lang kung paano. Jim, di bali makasira sila ng pagkatao, basta umangat lang sila. Solid BBM Sara. Opposite nga yung nangyayari sa kanila eh, di ba? Maninira sila dahil ang akala nila, eh, pagka ginawa nila yung mga ganyan kadramahan, eh, papaniwalaan natin sila. Hindi. Mas lalo sila na didisgrasya. Sipin mo si Guanzon, pag nagsasalita dun sa campaign rally nila, puro paninira. Oh, mismo sa mga video, yung mga citizen doon, nag-live, nag-video. Oh, di ba, naririnig natin ang sigaw nila? Titigilan nyo yan. Lapag nyo plataforma nyo, huwag puro paninira. O yun yun, sabi ni Rachel, correct ka dyan, Kamoto, pa-shoutout kay Esther Paraiso from Quirino Province. Ayan. Lods, Kamoto, slow mo ang live mo. Ah, sabotage. Lalo naman, sanay na ako sa Facebook. Anyway, Kamoto, yun lang, ha. Eh, bilang isang abogada, si Lenny, tapos bibintangan niya, hindi pa naman napapatunayan talaga. Kaya... no wonder, paano man nanalo si Lenny. Hindi pa talaga matanggap na kahit anong katok nila para mamundok yung mga tao. Katok para mamundok, wala na. Mas pinapamukha nyo nakaawa-awa kayo dahil nangangatok na kayo ng bahay. Nakakaabala na kayo. Diba, mga tao ngayon, kakabangon lang natin sa pandemya pa. O, imbis na magtrabaho, wala kayong gagawin kung hindi mangatok. Katok para mamundok. Ay, nako Kamoto, anyway... yun lang. Tandaan nyo ha, abogada si Lenny, pero iba, iba makapagbintang. Hindi naaangat ang Dilawan. Hindi na talaga yan naaangat, sabi ni ano yan, ni Leipi Santos. Hindi na sila angat, palubog sila. Kung ano yung akala nila na makakaganda sa kanila na Quezon Pasto Astoria, wala, kabaliktaran yun. Sabi ni Arnel Arseno, good afternoon mga Kamoto. Ka-open ko lang ng Facebook. Yan, pa-shoutout. Buti nakahaboy ka. Lay, bukas Kamoto, ikaw naman ang kakatukin. Ay, subukan nilang katukin talaga ako dito. Maganda ang tugtugan dito. Bagong Pilipinas! Bagong muka! Yan, tapos mga bagong lipunan song, diba? Ewan ko lang talaga kung makapasok yun. Alala ko tuloy yung palabas ng ano, Vincente Mense dun sa CRA. Kumapanik ng ligaw yung ano, tae sa tae. Ay nako, subscribe nyo po si ano si Derek Daryl Yap, yung kanyang page na Vincente Mense. Ayan, panoorin nyo. Ganda ng mga ano doon. Ganda ng mga palabas. O, libre lang ho yun ha. Hindi ho kasi tayo bayaran. Yan ay libre. Peke Pinks. Ano yan? Dapat sa kanila, di ba lahat nilang ng placard, dinalaga nila. Ganito for Lenny, ganito ganyan for Lenny. Pokpok for Lenny, yung mga ganun.
attorney for lady, yung mga ganyan, total naman, mahilig sila maglagay sa placard ng gano'n. Dapat ang ilagay nila, aping a pinks. Aping a pinks for Lenny. Yun ang ilagay nila. Panindigan na nila. Bintang pamor, sabi ni ano, Salvador Margate. Eh, ganun talaga, ipit na ipit na si Lenny. Napakalabong pumanik niyan sa school. Tuwan-tuwa sa 24% dahil pumanik daw si Lenny. Eh, Diyos ko, ano na ngayon? 27 days ba? 26 days na lang left bago election. Nauna na yung OFW election, diba? At wala talaga, sorry, dun sa exit poll eh. Talaga nangunguna talaga si Bongbong Marcos. Landslide, di man lang umabot ng 100 kay Lenny Robredo eh, no? Kawawa talaga. Ayan ha, kay Eliasar Maglahos. Kala ko si General Eliasar nanonood sa akin. Shoutout kay General Eliasar. Kay Cynthia Oria, ayan. Ay nako mga kamoto, again, ayan, Jello for to go PH. At ayan, subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Same name ng page ko dito in case na tayo eh mawala na ng tuluyan dito sa Facebook. Kaka-mass report. Hindi talaga nila. Alam nyo ang katotohanan. Masakit man sa mata yan, pero yan ang totoo. Pero sa kanila, baliktad. Kapag katotohanan, ganun. Pero totoo sa kanila yun. O siya, sige na. Ano, sayan nyo. Ape Chronicles ni Ma'am Amy, panoorin na. Oo, matindi yun eh, no? Kung ikaw ay, eto payo ko lang doon sa mga bago manonood ng video na ano, ni Vincent Timmes, ni Derek Daryl, ang ganda. Promise, kung K-pop lover ka, makakalimutan mo muna si K-pop kasi susubaybayin mo yung mga series ng ano, Cafe Chronicles, yan. Ayan, shoutout sa, ano to, kay America Ferdirin. America talaga, ang ganda naman ang pangalan mo. Hello po, shoutout, galit na nga si Lacson kay Nanay Pink nila. Okay, apahabol, Pink Lacson, hindi ko siya gusto bilang isang presidente, okay? Pero okay siya bilang isang intel. Yun na lang. So, saktong-sakto yung pagpupulis niya. No offense, pero yun talaga kamoto. A man of integrity, si Ping Lacson. But hindi siya para sa presidente. Pwede naman siyang kumanta ng kumanta eh. Diba? Pwede niyang ilaglag yung mga kailangang ilaglag. O tulungan na lang niya si Bongbong. So, this time is, pag pumasok si Bongbong, eh, open naman niya mga yan. Di, ano, unity talaga. Ah, diba? Out ka na, Lods. Baka matuluyan na. Matuloy na sila. Hello po, Kamoto. Siya, sige na, kay thanks, bye. Dami yung pahabol. Padalan nyo kaya ako. Yung asan si Lay pala, padalan mo ako ng ano, pag... Ano to? Nawawala eh. Kay Lay P. Santos. Yan. Nasa Japan yan eh. Padalan mo ako ng gusto mong ipadala. Ipaparinig ako. Ah, sige na, bye-bye.